Hello everyone! Welcome back again sa ating channel. At ako po muli ang inyong Daddy Wes para sa isang panibagong tutorial. So okay guys, ang video na ituturo ko sa inyo today, ito yung first step. No? First step kung paano nagsimula ang success natin dito sa platform, no, ng YouTube. No? So ang ituturo ko sa inyo today ay kung paano mag-edit ng ating mga vlog, ng ating mga video gamit lang ang ating cellphone sa KineMaster Editor. So yun mga langga, no? Lahat naman kasi tayo nagsimula sa hindi marunong. No? So ako, nagsimula din ako na hindi ako marunong mag-edit ng ating video sa editor. No? So ever since kasi ano na, KineMaster na ang gamit ko. Kasi napakadali, no? Gamitin, maraming features, pati thumbnail na lahat. So, kumbaga sa mall, one-stop shop siya. No? Nandiyan na siya lahat. So, okay? So, ang ituturo natin sa inyo today ay yung basic lang na tutorial. No? Kung paano lang putulin at tanggalin yung mga unnecessary na. No? Kasi sa vlogging, kasi mga langga, no? Sa paggawa natin ng ating mga vlog, people in vlog, entertainment and etc. So, dapat yan ay hindi na tayo mag-exceed ng mga 14 minutes. So dapat yan, basically, ang mga video natin ay nag-range na sa 12 minutes hanggang 14 minutes. Okay? So, kung lumagpas mo dyan, ay next upload na yan, may part 2 na. So, bakit 14 minutes? Eh, mahaba yung video ko, Daddy Wes. So, matuto na tayong mag-cut, no? Yung mga cut, ibig sabihin, yung mga montage na natin, dudugtong-dugtong na natin, yung mga unnecessary, tatanggalin na natin para mukha naman exciting and entertaining ang ating video. Hindi yung nakafocus lang doon sa isang scenario na inabot na ng 10 minutes, isang scenario pa rin. So, ano na yan, redundant na, no? Dapat yan. Yung video natin, siyempre parang masterpiece na natin yan siya eh. O, ibig sabihin, pag nag-upload tayo, kinukonsider natin siyang masterpiece na yan ang magdadala sa'yo sa tugatog ng tagumpay. So, sabihin mo, ito talaga yung video na to, ito ang makakapag-viral sa akin. O, itong video na to, ito yung makikilala yung aking channel. Okay? So, paano ba mag-edit ng video, Daddy Wes? Walang katandaan na kailangan sa video natin, sa editing natin, kung ano man yung ating ginagawa na vlog, kung ano man ang niche natin o niche. So, ano man yung laman ng channel natin. Let's say, katulad sa akin, ako kasi tutorial, meron din naman ako dyan mga vlogs. So, more on tutorial ako. No? Sa inyo, let's say, nagluluto kayo or vlog lang kayo sa daily routine, mas mainam na lagyan natin yan na intro. So, paano mag-intro? So, intro, yun yung ginagawa ko. Basically, pag nanood kayo ng video ko, nilalagyan ko ng intro, nagpapakilala ako. First 10 seconds ng video mo, dapat babanggitin mo na yung channel mo. Okay? So, let's say, hello guys! I am Daddy Wes. Welcome back again sa aking channel para naman sa isang vlog. So, yung mga ganun. Okay? And then, ayan na, latag mo na yung vlog mo, yung details ng yung vlog. And then, sa dulo, outro. So, pag, siyempre, pag may intro, may outro. Yung outro ay yung i-exit ka na. So, yun yung i-invite mo na sila for next video or remind mo na sila na don't forget to like, comment, and subscribe, etc. So, ganyan ang basic vlogging. Okay, so mag-start na tayo. Tuturo na natin sa inyo kung paano ba gumamit or gamitin or i-edit ang ating video dito sa KineMaster, no? Sa editor na ginagamit ko rin. Okay, let's start. Okay, so dito na nga tayo mga idol, ano? Click lang natin yung ating KineMaster editor. So kung wala pa kayo nito mga idol, meron naman ako dyan tutorial, no? Kung paano mag-download nito, yung walang watermark. So yan, click natin tong create. Ayan, tapos 16 by 9 tayo kasi yan yung basic, no? Size, no? Yung standard size para sa mga vlog, no? Sa YouTube vlog and thumbnail. Ayan yan. So, pindutin natin itong next. Okay. So, dahil nandito na tayo,
pupunta tayo doon sa camera kung saan yung ating video na ginawa, no, kanina. So, okay, click lang natin yan. Okay. So, susunod-sunurin ko lang kasi nag-cut ako dito, eh, no, yan. So, ito muna yan. Intro ko yan. Details. At saka ito. Okay. So, ayan. Bago tayo magsimula, mga idol, kailangan i-ano na natin yan, no? I-volume, no? Ilagay na natin siya sa standard volume. So, i-click lang natin yung video. Tapos, i-click natin dito yung itong parang speaker na nandito sa may right side. I-click mo yan. Tapos, i-auto volume mo lang. Okay na yun, 100% na yan. Auto volume, malakas na po yan. So, lahat ng yung video natin, no? Ito, i-click din natin tong isa. Auto volume na natin yan, 100%. Okay, huwag kalimutan ha, mga langga. Ha? Basta i-click mo lang yan yung video mo. Ayan, i-check mo muna. So, ito, i-click mo rin. Ayan, huwag mo kalimutan i-auto volume. Kasi pag hindi mo yan nilagay sa auto volume, mahina. Ha? Mahina yung, reception niya, no? Okay, so, dito na tayo. I-play na natin. Sa isang panibagong tutorial. So, okay guys, ang video na ituturo ko sa inyo today, ito. Sandali, okay. So, dito guys, sa simula. Hello everyone, welcome back again sa ating channel. At ako po muli ang inyong Daddy Wes para sa isang panibagong tutorial. Okay, so stop natin yan mga langga kasi dito sa simula. Meron ditong, siyempre hindi ko pa alam na nagra-run na yung camera. So, hahanapin lang natin yan. Yung, yung exist o yung sobra. Okay? Hello, everyone. Oh. Ayan, stop natin dyan. I-click natin yung video. May makikita tayo na gunting. Ayan, may gunting. So, ayan ang option niya. Pag kinlik mo yung gunting, ito yung option niya, trim to the left. Trim to the right. Split. Pag pinindot mo yung split, so maghahati lang yan siya. No? Okay. So, pwede namang i-diretso na natin trim to the left. Para maputol na yung sa simula. Okay? Alright. So, yun. I-play na natin. Hello, everyone. Welcome back again sa ating channel. At ako po muli ang inyong Daddy Wes para sa isang panibagong tutorial. So, okay guys, ang video sa isang panibagong tutorial. Okay, so dyan sa tutorial, stop natin dyan. Ayan, lagay natin yan ng split. I-split natin o hatiin natin siya. Pindutin natin yung gunting. And then, i-split. Ayan. So, yung split na yan mga langga, pwede ka na po magpasok ng intro mo dyan. Nung iyong channel intro. So, let's say yan. Lagyan natin ng channel intro yan. Ayan, nandito yung aking channel intro. Ito. Ayan, i-click ko lang. Tapos, i-ano ko rin, auto volume ko rin siya. Ayan. Para pag pinlay mo yan, so, ito yung magiging, magiging intro mo na. Hello, everyone. Welcome back again sa ating channel. At ako po muli ang inyong Daddy Wes para sa isang panibagong tutorial. So, ganun yung intro. So, yan, naituro ko na sa inyo yung purpose ng gunting. No, doon muna tayo sa gunting. Ayan. So, okay guys, ang video na ituturo ko sa inyo today, ito yung first step. No? First step kung paano nagsimula ang success natin dito sa platform, no, ng YouTube. No? So, ang ituturo ko sa inyo today ay kung paano mag-edit ng ating mga vlog, no, ating mga video gamit lang ating cellphone sa KineMaster Editor. So, yun nga, mga langga. Okay, so yan, may sumobra mga langga. Ano, kung napapansin nyo, may sumobra. So, hanapin natin dito. Video, gamit lang ating cellphone sa KineMaster Editor. O, stop natin yan, and then i-click natin to.
Kasi nagbanggit na ako ng editor, so period na yon. So, i-click natin ulit yung gunting at gagamitin natin ito. Puputulin natin siya sa kanan. Dito. Trim to the right. O, ayan siya. So, mangyayari niyan, parang mag-period siya doon sa KineMaster editor. Okay? Ng ating mga video, gamit lang ang ating cellphone sa KineMaster editor. So, ayan. So, yun mga langga. So, nag-ano na doon? Nag-period na siya dito. Ayan. Itong may plus, pwede kayang pwede mong i-click yan, and then pag kinlik mo yan, ito lalabas dito sa transition effect. So pwede mo siyang lagyan ng effect, may mamili ka lang diyan sa kung anong gusto mo. So kadalasan itong ginagamit ko yung classic transition. So ito lang, i-click ko lang ito, parang mag-ano lang, mag-crossfade lang siya. So ang purpose ng crossfade, ayan, parang ganito ang itsura niya sa KineMaster. So yung mga langga, no? Lahat naman kasi tayo nagsimula so, sa... Pangit siya. So, palitan natin. Nasa inyo naman yung langga kasi kung makita nyo na, ano, na hindi maganda yung transition, pwede nyo nang palitan dito. So, let's say, fun, transition. Pwede itong mini circles. No, ayan. So, let's say, ayan. Ang ating cellphone sa KineMaster. So, yung mga langga, no? Oh, yeah. Lahat naman kasi so, tayo nagsimula sa hindi marunong. So, don't you worry, guys, no? Kapag, ano naman, pagka nagkamali naman tayo ng putol, may dalawa kang option, no? Pwede mong ibalik. Ito, yung arrow back. Ito may arrow back. So, pwede mong i-click yan siya, no? Parang sa computer ba? I-click mo uli hanggang sa makabalik ka doon sa video na walang cutting, no? Let's say, nagkamali ka ng putol. Okay? So, may arrow back naman. Okay. Nalangga, ayan, lalagyan na nga natin to ng music. Ito ay shortcut na to mga nagano. Edited na to. Yung video na to is edited na. So, let's say, lalagyan natin siya ng music background. I-click lang natin tong audio dito sa may right side. So, meron tayong dalawang option. Pwede tayong gumamit ng music ng KineMaster. Or pwede tayong i-click mo itong songs. Baka meron kang mga music na in-upload mo from audio library. So, pwede mo naman yung gamitin. Ako kadalasan kasi ang ginagamit ko is sa KineMaster. No? So, let's say, mamili tayo dito ng background na tugma. Tugmang-tugma dito sa ating video. So, let's say, ito, You Complete Me. Okay, pangit. Yellow pop. Oh, hindi rin. Hindi rin. Okay. Ayan, pili lang mga langga, no? Pili lang. So, ito basically, ito ginagamit ko yung trad shop. Ayan, so i-click mo lang yung plus. Nandito na siya, no? Ayan na siya sa ilalim, oh. Nakalagay na yung music. Okay. Okay guys, no, take note lang guys na ang music ay dapat hindi masyadong malakas. So ang music, dahil background lang siya, ibababa lang natin yung volume niya. So i-click natin yan, yung music na yan, and then i-click natin tong speaker, hindi na natin siya i-auto volume, i-off lang natin yan. Tapos itong 100% mga langga, ibaba lang natin siya, no, sa 40, mga ganon. Yung 40%, maano na yan, malakas na rin yan. So, para ma... Oh, well, anyway, depende pala yan. Kasi ako, ano ako, yung tutorial ako. So, hindi pwede na mas malakas ang sounds kaysa sa boses ko. So, sa inyo naman, let's say, mga vlog nyo is adventure, travel, cooking, etc. So, pwede nyo man palang, may option naman pala kayo dyan. No? Pwede nyo lakasan ang sounds. Kung nagmo-montage kayo, or pwede rin babaan. Okay? Depende sa inyo guys, no? Ito na sa akin, so hanggang 40% lang ako. Para yung outcome niya is, parang nangingibabaw pa rin yung aking
boses kaysa sa music. Okay? Sige, subukan natin. Play natin. Hello, everyone. Welcome back again sa ating channel. At ako po muli ang inyong Daddy Wes para naman sa isang panibagong tutorial. So, okay guys, ang video na ituturo ko sa inyo today, ito yung first step. So, okay guys, ayan na, no? So, kompleto na tayo guys. Tinuro ko na sa inyo yung music. Paano ilagay. So, ibig sabihin na kapag turo na ako sa inyo kung paano i-cut and music. And paggawa naman mga langga ng kuhan. Ang paggawa naman ng cinematic ay hindi na natin isasama dito dahil meron na akong tutorial no, kung paano gumawa ng cinematic at kung paano gumawa ng mga video backgrounds na gamit ang green screen. Meron na rin akong mga video dyan. Paki-check nyo na lang kung alin pa dyan sa Pinemaster ang hindi nyo natutunan. No? Pati yung thumbnail mga langga, dito ko rin yung ginagawa. So, meron na rin ba akong yung tutorial dyan. Okay? Ito mga langga, no? In addition, ayan. So, let's say, ang music natin ay 2 minutes lang. And then, ang video natin is 4 minutes. Okay? I-click natin yung music, tapos may makikita tayo ditong tatlong bilog sa may left side ng ating editor. I-click natin yan, tatlong bilog. Iyan, naka-duplicate. So, i-click lang natin yung duplicate. Adjust ulit. So, yung tatlo na yan, itong tatlong bilog na itong mga langga. Duplicate po ang function yan, ha? Okay. And of course mga langga, ito pinaka very important din ito, no. Ito makikita nyo parang settings dito sa left side, yan may settings. Ayan, ang function niyan mga langga ay para sa audio and video. So halimbawa naglagay ka ng music para hindi siya magmukhang putol, ang audio mo ay lagyan mo ng fade out. So i-click mo lang yan, no, yung fade out. Ayan, okay na yan, ang fade out. So, optional din yan kung gusto mo maglagay ka ng fade in. Yung video naman, ganun din. May fade out din yan sa dulo. So, let's say yan, lagay ko ng fade out yung dulo. Fade out yung music at saka yung video. So, ganito ang magiging kalalabasan niya. Again, or edit ang ating video dito sa Pinemaster, no, sa editor na ginagamit ko rin. So, okay, let's start. Oh, yan. Kung napapansin nyo mga langga, hello, nag-fade yung video nung malapit na siyang matapos, nag-fade yung video, pati yung music, mag-fade siya. Okay? Ito, ulitin natin. Sa Pinemaster, no? Sa editor na ginagamit ko rin. Okay, let's start. Ayan. Okay. So, yun mga langga, no? Actually, marami pa yung functions na hindi ko na ituro kasi sobrang haba na. So, yun lang. Doon lang muna tayo sa basic. Yung madalas na ginagamit ko, ayun lang din ang itinuro ko sa inyo, no? I hope na kayo rin, no? Habang ginagamit nyo naman yan, yung editor na yan habang ginagamit nyo, madi-discover nyo na lang yan. Yung iba pang mga functions yan, no? Katulad ko rin, no? Kasi nung nagsimula ako, ganyan din ako. Basic lang ang aking natutunan and then along the way na nalalaman ko na rin yung iba pang mga functions yan, no? So I hope na ganun din ang mangyayari sa inyo para naman na mapaganda at mabigyan buhay at karoon kayo ng magandang outcome ng inyong mga vlogging. Okay? I hope na happy kayo at meron na naman kayong natutunan dito sa panibago nating video. Hanggang dito na lang po muna tayo, no? Until next time po, ako po ang inyong Daddy Wes. Thank you for watching. God bless us all and bye-bye!